Kung ang isang hambol at angas ang pagbabasihan, kung sino nga ba sa kanila ang magtatawag na veterano at baguhan, sa kanilang resume natin yan malalaman kung sino nga ba ang liamado kung sakali matuloy ang duelo. Si General Cuadro Alas Casimero. Mag-uumpisa tayo sa batang Casimero nang nakalaban niya ang alias na El Mosquito na si Luis Alberto Lazarte. Si Luis Alberto Lazarte ay isang Argentine boxer nang naglaban sila ni General Casimero sa duelo. Si Lazarte ay mayroon 49 na panalo at 10 talo bago sila naglaban ng ating kababayan noong February 10, 2012. Balikan natin ang mga huling pinagdaanan ni Lazarte. May 29, 2010, si Lazarte ay naging IBF World Light Flyweight Champion nang tinalo niya si Carlos Tamara sa split decision. At isang beses niya itong nagawang depensahan kontra kay Neris Espinosa. At sa ikalawang niyang depensa kontra kay Ulysses Solis, naging draw ang laban at muli silang nag-rematch at naagaw ito ni Ulysses Solis ang titulo sa split decision. Nagkaroon pa si Lazarte ng isa pang laban kontra ulit kay Neris Espinosa at tinambakan niya ito sa score by unanimous decision. At dito na ang sunod niyang laban kontra kay General Casimero para sa IBF Interim World Light Flyweight title. Kung sino man ang mananalo ay may pag-asang makalaban si Ulysses Solis ang may hawak ng IBF Light Flyweight title. Pero hindi biro ang pinagdaanan dito ni General Casimero, isang maduming fighter na mahilig sumuntok sa batok. Kahit sinabi na ng referee na stop pero nagnakaw pa ng suntok ito. No sabe al infierno que venía desde Nueva York el árbitro, ¿no? Delikado pala kalaban si Lazarte. Dapat kang mag-iingat dahil minsan palihim siyang nangangagat. Kung ibang boksingero lang siguro ang nasa ganitong sitwasyon, talagang mawawala ka sa focus at masasayang lang ang iyong malakas na kondisyon. Pero hinabaan lang ni Casimero ang pasensya. Panalo si Casimero by TKO sa round number 10 at siya ay masayang masaya. Pero biglang binato ang kampo ni Casimero na parang walang mga konsensya. Dito muna lang titingnan ang pinagkaiba. Si General Casimero ay nagawa niyang ma-TKO si Lazarte sa round number 10. Ang kampyon naman na si Ulysses Solis tinalo niya si Lazarte sa close fight na split decision sa round number 12. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang aking explanation. Dahil gusto ni Casimero maging isang light flyweight champion, imbes na si Ulysses Solis ang nilabanan ni Casimero, pero ang nakalaban niya ay si Pedro Guevara na walang talo para sa bakanting IBF World Light Flyweight title. Magandang panoorin ang kanilang bakbakan dahil maganda talaga panoorin ang laban ng Filipino at Mexican. Sa laban na to, dito mo makikita ang talento ni Casimero na kaya niyang maging isang brawler at napakabilis pa mag-in and out. Napakadelikado pa ng timing na pwede mong i-knockout. June 27, 2015, iniharap si General Casimero sa isang kampyon na may hawak ng titulong IBF World Flyweight title na si Amnat Ronrong. At bago sila naglaban ni Casimero, tatlong beses ni Ronrong nagawang depensahan ang titulo. May 7, 2014, kontra kay Kazuto Luka by split decision. September 10, 2014, kontra kay Mac Williams Arroyo by split decision. March 7, 2015, kontra kay Shi Ming Zhu by unanimous decision. And still, pero kung napanood nyo na ang laban na to, mas madumi pa kay Lazarte ang boksingerong ito. Parang hindi na boxing kundi wrestling ang ginagawa nito. Kung sa ibang bansa niya lang ginawa ang ganito, siguradong kanina pa na disqualify ito. Dahil mahilig mandaya ang kampyon na ito, pero laking gulat ko nang siya pa ang panalo. May 25, 2016, malapit isang taon ang paghihintay ni Casimero dahil gusto niyang mag-rematch sa madayang boksingero. Dito ko nakilalang ugali ni Casimero na may knockout na intensyon. Kapag sinabi niya na gusto niyang labanan ng isang kampyon, siguradong may patibong siya na inihanda sa kanyang preparasyon. Yan ang nakakatakot kay Casimero maging kalaban.
pag isinama ka niya sa kanyang listahan, siguradong hinding-hindi mo ito makakalimutan. Pero maliban lang sa kapwa natin, kababayan, na nakalaban ni Casemiro na si Jonas Soltan, hindi niya naman yan masyadong pinaghandaan dahil nakakaawa lang pag si Soltan matamaan. Balik na tayo sa rematch ni Casemiro at Runrung. Matapang din ang taga-Thailand na ito at hindi din umuurong. Nang magsimula ang laban, hindi talaga mawawala sa kanya ang maduming tactics. Tinatamaan din si Casemiro pero parang hindi lang naramdaman. Pero nang si Runrung naman ang sinuklian, halos umiyak sa sobrang sakit dahil hindi kinayanan ang malutong na body shot sa katawan. Tumayo pa at nagkunwari na hindi nasasaktan. Nang tinamaan ulit, hindi na nakabangon at ang undefeated record ay nadumihan. At dito naging IBF World Flyweight Champion si Casemiro. At dahil sa mga madayang boksingero na nakalaban ng ating kababayan na si Casemiro, ang mga susunod na laban niya ay madali na lang ito. September 10, 2016, may isang undefeated boxer nagtangkang umagaw sa title na hawak ni Casemiro. Bagong laban, disidido ang kalaban ni Casemiro maagaw ang titulo. Dahil matangkad na undefeated, mabilis at malakas pa bumuelo. Pero binaliwala lang ni Casemiro na parang hindi pinansin. At tinalo lang siya ni Casemiro by TKO sa round number 10. Dito mo makikita na masayang masaya si Casemiro sa kanyang pagkapanalo. Sumisigaw na parang ugaling Manny Pacquiao nung bata pa ito. Parang mayabang na version pero marunong magpasalamat sa taas pagkatapos ng laban nito. Sa taon na 2017 at 2018, nagkaroon ng tatlong laban si Casemiro. Dalawa dito ay Pinoy at isang Meksikano. Ang resulta sa Meksikano ay TKO. Ang resulta naman sa isang Pinoy, panalo si Casemiro by unanimous decision. At ang resulta naman sa isang Pinoy ay talo si Casemiro by unanimous decision. Dito mo lang malalaman sa panahon na to na kapag kapwa Pinoy makakalaban ni Casemiro, ay hindi niya ilalampaso o knockout man lang ito, kahit pwede pa siyang matalo. April 20, 2019, nilabanan ni Casemiro si Ricardo Espinosa para sa WBO Interim World Bantamweight title. Pero bago maglaban si Casemiro at Espinosa, ang huling 10 laban ni Ricardo Espinosa, lahat ito ay KO at TKO na parang walang kapag-asa-pag-asa. At baka pang 11 na si Casemiro sa kanyang i-KO at ibabalasa. Pero dyan siya nagkakamali dahil kayang-kaya ni Casemiro ang kanyang pwersa. Dahil hawak ni Casemiro ang 4 na alas sa baraha. Dahil knockout puncher ang kalaban ni Casemiro, ginawang exhibition at tinikman muna ito. Dahil knockout puncher ang kalaban ni Casemiro, binigyan na siya ni Casemiro ng ilang rounds na pagkakataon. Pero umabot na ang huling rounds si Casemiro na lang mismo sa kanya ang bumaon. Pagkatapos ni Casemiro ang kalaban ginawang walang malay, makikita mo ang galaw ni Casemiro na parang ibabaon niya pa ito sa hukay. Kaya pala natatakot ang mga knockout puncher. Baka makatapat niya ang nanlilibing ng The Monster. At isinunod agad ni Casemiro si Cesar Ramirez, ang pangbato ng Mexico. Ang huling 6 na laban niya, 5 dito ay KO at TKO. Pero ang resulta si Casemiro nanalo by KO sa round number 10. At dito na isinunod ni Casemiro si Zulani Tete. Parang ating kababayan na si Arthur Villanueva mapaghigante. Ganyan kagutom ang isang Casemiro. Kapag tinalo ang ating kababayan na kapwa Pilipino, partida, matangkad pa ang kalaban na may 5'9 ang taas. Pero wala siyang magagawa dahil hawak ni Casemiro ang cuadro alas. Ang numero 1, ang maangas na dugong Pilipino. Kaya lang naman siya naging maangas dahil napaka-unfair ng kanyang mga dinanas sa mga kapwa Pilipino na naiinis kay Casemiro. Ganyan ang marketing strategy ng ibang boksingero. Kahit sa ibang larangan, yan din ang kanilang laro. At hindi lahat ng ugali ng isang fighter ay pare-pareho. Suportahan na lang natin ang ating pangbato kahit ito ay mabigo. Kaysa ang ibang lahi ang iyong ginugusto tapos lalaitin ang sarili mong kadugo. Pero respeto pa rin si Casemiro dahil ito ay sports lang. Pwede lahat ng komento dito at yan ay opinion nyo lamang. Lahat ng komento nyo sa ating channel ay aking igagalang. Bago ko i-end ang video na to, shout out kay Filipino Brothers.
Maraming maraming salamat sa iyo, brother. Para sa inyo mga ka-ski boys, ano masasabi niyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned. Be blessed.